Hi mga ka-trackers, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga benepisyo ng mga empleyado na nagtatrabaho dito sa Canada. So number one na dito, kailangan meron kang health benefits. So ano-ano yun? Siyempre number one dito yung dental. Tapos meron din sa prescription drugs. Siyempre kasi yung dental dito mahal. So kailangan may benefits ka nun, para wala ka nang babayaran kapag ka nagpapaklining ka or may kailangan kang ipagawa sa ngipin mo. So ganun din sa prescription drugs. So kapag ka may bibiling kang gamot, kapag ka may benefits ka, hindi ka na magbabayad dahil magiging cover na ng insurance mo. At kasama rin dito sa ating health benefits, syempre yung pagpapakonsulta mo sa mga espesyalista katulad ng physiotherapy, chiropractor, tapos kasama rin dito yung massage therapy. Kasi sa mga espesyalista rito sa Canada, kailangan may benefits ka, kasi kung wala kang benefits, magbabayad ka ng sarili mo kada punta mo doon. Kasi hindi cover dito nung sa mismong healthcare ng Canada yung mga bayad sa espesyalista. Kaya importante rin yung mga yan. Susunod na benefits, syempre dapat meron ka rin na napapasukan mo sa kumpanya, dapat nagbibigay sila ng pension plan. Syempre kung mag-i-stay ka sa isang kumpanya, kung magtatagal ka sa kanila ng, for example, ng 10 years at least, kung meron kang pension plan, ang ibig sabihin nun, yung mismong kumpanya mo nagko-contribute para dun sa pension plan mo, para at least pagka alis mo na dun sa kumpanya, meron kang matatanggap as pension kasi nag-contribute yung kumpanya. Kaya mahalaga rin din yung kumpanya mo ay napapasukan mo ay nagbibigay ng pension plan. Normally, dito sa Canada, tinatawag nilang RRSP yun. Retirement, parang retirement savings plan ang tawag. So, every month, magko-contribute yung kumpanya mo. Depende sa kumpanya kung magkano. Sa kumpanya namin ngayon, na kapag matagal ka na, unabot ka ng 2 years, nasa $400 per month ang contributions. Susunod na benefits ay ang paborito ng lahat, ang vacation. So, dito sa Canada, mayroong vacation pay na tinatawag. Normally kapag naka-isang taong ka sa kumpanya, magkakaroon ka na ng 1 week vacation or 2 weeks vacation, depende sa company. So ibig sabihin nun, kapag may bakasyon ka na, halimbawa ang bakasyon may 2 weeks, pwede mo siyang gamitin, plus babayaran ka pa nila habang ikay nasa bakasyon. Kung magkano, by percentage, kung depende sa kung magkano ang kikitain mo for that year. For example, kumita ka ng halimbawa, kumita ka ng 60,000 for that year, sa mumultiply mo yun sa 4%. So bali ang vacation pay mo ay 2,400 for that year. Depende sa income mo, dun babase kung magkano ang babayaran sa iyo sa vacation pay mo. Pero depende rin sa kumpanya, kung matagal ka na, minsan nagbibigay sila lang up to 8 weeks na vacation. So ang haba nun. Sa loob ng isang taon, meron kang 8 weeks. So parang 2 buwan ka na pwedeng magbakasyon. So, pero ganun pa rin ang suma sa bayad. Ang bayad depende dun sa income mo, dun susumahin kung magkano. Sa kumpanya namin, tumataas yung percentage. Depende kung gaano katagal ka na. Kasi ako ngayon na 6% na yung aking natatanggap para sa vacation pay. Susunod na benefits ay ang stat pay. So anong stat pay? So dito sa Canada, merong nakatalaga na stat pay. So sa loob ng isang taon, hindi ako sure, siguro mga 10 buwan yung may stat pay. So ano ibig sabihin ng stat pay na yon? So yung stat pay na yun, ibig sabihin, walang pasok siya. Rule siya ng government ng Canada na walang pasok plus may bayad pa. So yun yung stat pay. So ibig sabihin, normally kapag stat pay dito, ang tawag ay long weekend, kasi madalas matapat siya sa Sabado at Linggo. So magiging 3 days off ka plus bayad ka pa. Magkano ang bayad ng stat pay? Nagre-range siya kung magkano yung per day mo, yun ang magiging stat pay mo. Paano kung natapat sa stat pay mo na may pasok ka? So, depende na lang sa kumpanya yon. Ibig sabihin, pag natapat na may pasok ka nun, bayad ka sa stat pay, plus yung sa trabaho mo, depende sa kumpanya,
kung ano yung rate mo. Normally sa kumpanya, overtime pay yun. So time and a half. Or yung iba, double pay. So kung nagpumasok ka, ibig sabihin, kung double pay ang binabayaran ng kumpanya, parang tatlong araw ang kinita mo sa araw na yun. Susunod na benefits ay ang sick leave. So dapat yung papasukan mong kumpanya ay nagbibigay ng sick leave. So normally, ang na-accumulate mo sa loob ng isang taon sa sick leave ay 6 days. So every month mo na trabaho sa kumpanya ay nag-accumulate ka ng 1 half day. So ibig sabihin sa loob ng 12 months, meron kang 6 na araw na maiipon na sick days. So magagamit mo to kapag may sakit ka. Ibig sabihin, kung may sakit ka, umabsent ka ng 2 araw o 3 araw, bayad ka, dun papasok yung sick days. Kaya mahalagang benefits din. Next benefit sa boots allowance. So ito yung safety shoes. Kung ang trabaho mo ay kailangan ng safety shoes, binibigyan kayo ng boot allowance. Normally nag-range to around $200 per year. So per year pwede kang bumili ng bagong safety shoes. Next benefits ay yung mga bonuses. So iba-iba yung mga bonuses ng mga kumpanya. So ang mga kumpanya nagbibigay din ng mga bonuses, at saka nagpapagandahan din sila ng mga benefits para tumagal ka din sa kumpanya. Syempre, hindi ka tatagal sa kumpanya kung hindi maganda benefits. So yung mga bonuses, so sa company namin meron kami tinatawag na attendance bonus. So every 3 months kapag ka wala kang absent, nakakatanggap kami ng $300 every 3 months. At meron din kami tinatawag na safety bonus. Every 3 months din yon. Kapag ka sa loob ng 3 months ay wala kang incident, wala kang damage sa sasakyan, nakakatanggap din kami ng $300 quarterly sa ganun. Tapos sa company namin meron din kaming sign-in bonus. So every 3 years yon. Kapag pumipirma kami ng bagong agreement, kasi every 3 years meron bagong agreement sa union namin. So ayun, so ngayon, yan lang mga benefits na yan ang natatanggap ko sa kumpanya ko. So, kumbaga parang guide nyo lang to na may mga ganyan akong benefits. So, para kung mag-apply ko sa kumpanya, at least dapat may ganyan kayong mga benefits na makukuha sa kanila. Or mas maganda pa, or mas higitan, o mas maganda pa dyan, kasi merong kumpanya na mas maganda pa dyan ng mga benefits, lalo na kung nagtatrabaho. Kung mapapasok ko sa kumpanya ng mga sa government, mas magaganda ang mga benefits. So, ganun. So, ayun. Sana yung makatulong ako sa paghanap ninyo ng magandang kumpanya. At least, kahit pa paano, meron kayong guide kung ano-ano dapat ang makuha nyong benefits sa papasokan ninyong kumpanya. At shoutout pala sa inyo dyan, Daniel Sanyo, Kobe Miao, at Jo Marie Dimaranan. Maraming salamat sa support. Maraming salamat sa inyong pakikinig, at sana ay makahanap kayo ng kumpanya na maganda yung benefits at maganda yung pasahod, maganda yung working hours na inyong pag-i-stay yan hanggang sa inyong retirement. So maraming salamat sa inyong pakikinig, at maraming salamat sa panonood ng aking video at sa pagsuporta ng aking video. Magandang araw sa inyong lahat. At keep safe lang lagi tayo palagi, at maraming salamat. See you in my next video. Thanks. Bye for now.